Alright, so may tumawag sa atin, no? Doon sa mini-minty na tinasasakyan doon sa Valenzuela. So, kailangan nila ng rotorless tsaka spindle ng L300. So, ang nangyari sa unit nila is nasiraan sila ng bearing, no? Na nadurugan ng bearing. So, kinayod yung spindle. So, pati rotor, nasira na rin. Yung brake pad din yung kasi niya, paubos na. So, kinayod na rin, no? So, yun ang hahanapan natin ngayon kung may makuha tayo dun sa bodega. No, dun sa itaas. So, meron kasi kami yung mga parts na mga luma na. Yung sa mga luma unit na pinaiwan na hindi na pina-scrap, no? So, yung mga under chassis pinaiwan ko kasi may mga mapakinabangan pa doon. So, hahanap tayo doon ng ano, kung meron tayong makuha. So, iba pa rin yung original kasi kaysa replacement. So, importante mahanap natin is yung spindle. Yung rotor may nabibili naman, no? So, yun ang hanapin natin. So, yung kanila ay kinain ng ano, no? So, meron ako ditong ano, sa lumang L3. So, ang kailangan ko lang dito is yung spindle, no? Magkaiba sila ng ano, ng brake pad yung modelo tsaka yung luma, no? Magkaiba sila na size. So yung luma kasi ano yan, yung pin type, clip type, no? Yung may nilalagyan ng pin yan, tulad nito yan, nilalagay yung sa ano, sa modelo ano na yun, di tornilyo yung caliper. Meron dito, kinalas ko, no? Sira na din yung bearing. Ayan. So, obligado naman talaga magpapalit yan. So, yung rotor, kinalawang, pwede pa sana, no? Pwede kinalawang na. So, ang pinaka main talaga na pinaka importante nga hanapin is yung spindle kasi kinain yung kanila. Ang problema, ayan o. Tinanggal ko. Ayan o. Meron na rin welding. So, meron na ring welding kaya hindi na obra. Ito yung kanilang spindle, no. Kinuha ko yung sample. Ang problema, malapit na pala maputol to. So, kita niyo, lumihis na yung ano. Lumihis na yung guide. Doon sa ano to. Doon sa lock nung bearing sa washer. So, malapit na yung maputol pala. So, nangyari kasi dito, napudpud na yung brake pad. Tapos, nabasagan ng bearing o nadurugan, no? So, kaya nagkaganyan yan. So, lalost thread na rin yung ano, yung nut. Lost thread na. So, hanapan ko muna sa taas. Dito sa mga stock nating luma. Importante lang itong spindle. Itong buo na to. Ito lang ang pinaka-importante. So, yung caliper, tsaka ano, madaling hanapin yun. So, kung wala talaga mahanap, surplus. Hanap tayong surplus. Doon tayo surplusan. So, alam nyo na yun. Pag nandito kayo sa Manila, takbuhan yan is Blooming Treat, no? O Santa Cruz. Okay, so, hanapan muna natin. Meron ako dito, yung sa lumang, ano, sa lumang L3, no? Sa mga 97, ganun, 97 hanggang 99, pareho lang yun. So, ang problema, may tama na rin yung spindle. So, ito ay welding na, binildapan, no? Ayan, may tama talaga. So, naano na rin to ng bearing dati siguro, nadurugan. So, hindi na po pwede. Ayan. So, balik na lang natin. Natanggal ko na sana yung rotor. Ayan. So, hindi na pwede. Balik natin. Hindi obra. So, napaka-importante yung mga ganito. No, kasi pag binili ka nito, ay, 1,000 na naman. So, ito yung sinabi ko sa'yo na lock nung ano. Yung lock na to,
yung dun sa kanila na di ba tumabingi na. So yun yung guide papasok doon. Magan natin dyan. Okay, naka-guide dyan. So dahil hindi na siya obra, babalik natin. Okay. Size ng nut 30 mm. So napaka napakalaking tulong yung may mga ganito tayo stock, lalo na kung karamihan ng binubuo natin ay mga L3, no. Talagang tinatabi ko tong ganito imbis na ipakilo. So mapakinabangan, ang mapakinabangan kasi dito yan, tulad itong rotor. Pag bumili ka nitong rotor, yung replacement nasa 950 hanggang 1,000, no. Yung talang ito, original pa to. Papaano lang natin sa machine shop to para mawala lang yung kalawang. Papasadahan lang. So pwede yan. So mag-replacement tayo. Diba? Tapos caliper. Yung mga luma. So yung mga sinauna. So nga lang, hindi na rin mapakinabangan yung spindle niya. Ano, sira na din. So pakinabangan na lang ito, rotor tsaka yung hub. No, yun na lang. Ibabalik ko na para hindi magkalat dito. Kasi sayang. So hahanap tayo sa ano? Hahanap tayo sa Blooming Treat. Hanap tayo doon ng kapalit. So itong unit kasi na to is isa to sa mga ano, mini-maintain, no. So mini-maintain ko. So dahil nga busy ko ngayon, sabi ko tawag na lang siya ng ibang gagawa muna. Dahil nga hindi ko na mahawakan. So, busy. Sobrang busy. Kaya sabi ko, kuha na muna siya ng iba. Gagawa. So, yun naman ay kakilalan din dyan natin. Okay na. Ibalik na natin. So, wala tayo. Wala tayo nakuha. Hanap tayo doon sa Blooming Treat. So, sayang. Napakinabangan pa sana. Okay. Yun. Wala tayo nakuha. So, ito yung rotor niya. Kita nyo naman, no. Naubusan na ng brake pad yan. Kinain na. Kabilaan. Yun, oh, grabe naman yun. Pero nandito niya, hindi pa masyado. Ah. Siguro kumaskas to kasi nga nadurog yung bearing. So yung brake pad niya, kahit pa paano dapat, hindi pa ano yan. Hindi pa ganyan na kayo rin yung bakal. So may tinama ang iba yan. So, bago pa sana, makapal pa. Oh. Palitan na natin yan. Replacement na lang. So hindi kasi pwedeng gamitin yung spindle doon na may build up kasi mabigat yung kinakarga nito. Baka maputulan. So yung pagkakaiba ng isang ano, dito yung tornilyo ng caliper. Yung modelo meron ng tornilyo ito. Yung sinasabi ko sa inyo. Dito nakatornilyo yung caliper. So dapat ito naglalaro din. Yan. Para yung preno natin ay walang kabig. No, naglalaro dapat yan. So yung luma, wala to. Yung dito sa kabila, yung clip type, yung susuksok mo lang yung caliper. Ito yung spindle niya, original, pagkopyahan natin. Ito yung sinabi ko sa inyo na ano, tumabingi na. Malapit na maputol yan. Yan. Kunti na lang yan, putol na yan. So antayin natin yung ano. Tinawagan ko yung kinukuha ko ng pyesa sa Blooming Treat, no. Chimpo naman na sa ano lang siya, Enlex. So sabi ko daanan niya yung sample dito. Para mahanapan. Hanapan ng pyesa. No? Pahanapan natin. Sabi niya mayroon daw siya. So tingnan ko lang kung pareho. No? So papadala ko sa kanya yung sample. Para maihatid natin doon sa siniservisan ng unit. No? Doon sa gagawa. O ipapagrab na lang siguro. Para mabilis. Okay? Balikan ko kay mamaya. 2 hours later.
Alright, so update dun sa rotor, no, na kinuha. So, hindi na dumaan dito. Pinadiretso ko na yung grab doon. Pinadeliver na lang. So, yun lang. Sabi ko kasi, pag dinaan pa dito, ganun din kasi isang pyesa lang naman yung kukunin dito. Eh, hinatid na lang doon ng isang rider. Para hindi na magano, sama-sama lahat yung ano. Kasi naghahabol ng oras para matapos yung unit, no. Dahil nga matagal nakahanap. Na dalawang beses na naghanap na rotor kasi magkaiba dun sa sample, no, sa pinadala dito. So yung pangatlo, sabi ko wag nang idaan dito yung ano, yung rotor na kinuha. So sabi ko kung may mag-deliver dun na grab or may, kung may pwede mag-deliver na tao dun sa pinagbilan is diretso na lang sa Valenzuela. So yun na, bali hindi na dumaan dito yung rotor na nakuha, diretso na dun sa Valenzuela dun sa gumawa. Okay, so may nakuha na tayo rotor na kaparehin ng surplus na nang kinuha, hindi na bago, no. Okay, so yun lang. Dito ko natatapos ng video na to. Okay.